welcome po ulit sa akin channel. At nandito po kami sa one of recommended milkshake or fruit shake pala. I mean. Pasensya na po, mahina yung boses ko kasi nakamas ulit ako, pero mamaya po lalaksanan. So, yung kapatid po niya ang nag-recommend si Nurse Ellie dito sa masarap na food shake po dito sa Salmiya. So, yun po. Thank you po ang aming mga... Kuya, salamat! Hala, picture na natin! Baby, asan na yung ano mo? Pagsama-samahin natin. Kasi mo. Thank you. Yes, you will count this. I-video? Yeah, you count this. You count this, isa-dalawa. Okay, magtatagalog po yung aming ano. Isa, la, dalwa, tatlo, apat, lima, anim. Yes! Yan po. Umorder na po kami. So mamaya po, magbablog po kami ni ate. So mamaya kunin ko yung ano. Magkocollab po kami. Ayan. Oo. Uy, mama, i-subscribe mo din ako. So, kakain na po kami, pero magpe-pray po muna, syempre, sa ministry. So, pray po muna. Mami, ikaw nga. Kasi ikaw malapit sa mic. Lalak naman ang content. Okay, let's go. Hey! Yes, Lord. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Only you, Lord God, can give this to us. And Lord, we pray for your children. Yes, Lord God, this is good. Harapan po namin. Pakalinisin, Lord God, that it will give nourishment to us, Lord God. Yes, Lord God. Bless it, sanctify it, Lord. We acknowledge, Lord God, that this is good. And Lord God, we bless this to us. This restaurant, Lord God. Yes, Lord God. Yes, all right. We pray, Lord God. May we, Lord God, enjoy the day, Lord God. May you be lifted up. May you be all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Kain na po kami. Hindi po ako marunong mag-food review, mami. Pero habang nakain, mag-i-interviewan na po kami ni mami. So, para saan ba itong straw? Para mas... Wala tayong mic, hindi ano... Ang tawag dito. Saan area ka pala, mami? Ako Marisa. Operation Theater. Operation Theater po siya sa OT. So, sa bagong mga nurse dyan, ano bang ginagawa sa OT? Okay, ang ginagawa sa OT, nag-o-opera. Mga nurses na nag-o-opera. Sorry, mga walang mic eh. Tapos? Hello, nag-o-opera kami. Para minsan kasi may mga kailangan tanggalin para mawala yung discomfort ng mga pasyente, like bundle, para mas mapahaba pa yung buhay nila, ganun. Usually mga removal. So, dito maano natin para lang mabigyan si ma, ako nagturo, no? Diba, ano yun, meron tayong mga peri-operative, pre-operative, at saka post-operative. Saan ka ba doon, mami? Dito kasi yung trabaho namin, depende sa assignment mo. Yes. Each day and each month. Minsan monthly, entire month doon ka, every morning. Pero pagdating ng afternoon at night, depende na yan sa charge nurse mo kung saan kanya i-assign.
So yun, minsan ako ang nagre-receive sa receiving area ko, sa peri ako. Sa peri operative. Pre-operative. Ah, pre-operative. So siya po yung nag-check kung yung mga pwede yung dapat tanggalin, mga consent, yung po yun. Yan yung po yung ginagawa doon. Yeah, identify mo kung tama ba yung pasyenteng dinala, i-check mo yung kanilang ID. Ayan, identification of the patient, napakalaga po niyan. Ano pa po? Tapos, i-check mo yung consent, kung minor ito, kung sino bang nag-sign. Yes. Kasi importante sa kanila dito, sa bansa nato, na father yung officer. Ayan, ito ang mahalaga. Ano nga bang age yung mga nagsasign? Ano yung... Kasi nakakalito, iba-iba yung mga protocol. Kasi sa Philippines, 18 and above, consider ka na as pwede ka adult. Ng, dito ba, paano? Dito hindi, up to 21. Up to 21. Hindi pa rin nila yung sa father yung magsasign. Okay. Mm-hmm. Pag 22 yun na, opo. Dun lang nila pinapayagan. So yun. So paano ba, kasi ang sabi nila, mas matatalino daw ang mga nurse sa OR. Ang sabi nila. Ayun yung stigma. Matatalino daw yung ano sa OR. Ganun yun. Actually, dito po ko yan. Pare-pareho lang yan. For example, pagka may dinala kami sa labas, hindi kami makakapag-perform ng matupi kasi nga ang experience namin is pang-opera. So, ganun din kayo. Kayong mga nasa ward, yung talent yung special yun na binigay ni Lord na pag kayo naman yung napunta sa amin, hindi nyo rin naman kayang agad-agad makapag-assist. Though alam nyo yung mga basic instrument, pero yung ibang tawag doon, para saan ba yun, it takes talaga ng experience and ano, experience and talagang pag-aaral para dun sa bagay na yun. So walang stigma, walang stigma kung nasa OPD ka, nasa OR ka, walang talagang pag Pinoy nurses, talagang kahit saan kaya. Yun. Actually, naniniwala ko dyan, kaya mag-adjust basta Filipino nurses. Yun yung napatunayan ko, lalo na dito mas lumawak yung ano, yung capacity ng yung makilala mo yung lahat ng nurses, iba-ibang lahi, makukumpare ka talaga. And sa pag-aalaga din nila sa pasyente, makikita mo gaano din yung pasyente ka, lapit yung loob nila sa atin, kasi iba talaga, and their loving care talaga. Talagang alam mo, tinuturing natin sila na mapabuti yung pakiramdam ni mama o ni baba. Ayan, napaka-authentic talaga ng mga nakuha natin sagot kay Mami Chia. Siya nga po pala, hindi ko siya na-interview agad-agad. So, edit ko dyan, lalagay ko yung name niya. So, kanina na pag-usapan natin, balikan natin, kasi naabala ko siya sa pagkain. Ang usapan kasi namin kanina, bakit daw madami ng mga anak ngayon? Bakit madaming mga anak ngayon? Yung season kasi. Nung nag-lockdown. Nag-start kasi yung dito, lockdown. Is, napag-uusapan na yan yung curfew muna by February. Tapos nung March, ayun na, nag-lockdown. Alam nyo na, nandito lang tayo, pero hindi ko na pahabain yung story. Siyempre, nung nag-lockdown, may ginawa ang mga tao at di siya... Actually, kaya busy ngayon. Busy. So, ibig sabihin yung magbibilang ka simula lockdown, magiging busy. Alam niya na guys, hindi ko na kailangan paliwanag yun. Month na talaga ng sa mga anak na. So, salamat po. At maraming salamat kay Nurse Chia. Kaya, Mami Chia po ang tawag natin sa kanya. Maraming salamat po. Yung ngayon ay si Sister Roan. So, yan. Pero sabi ni Sister Ellie, ulitin ko daw yung interview ko sa kanya. So, tingnan natin kung magkakakumpa po kami ng time. So, sa ngayon, si Sister Roan muna yung interview natin. So, i-interview natin siya. Again, siya po ay isang nurse din sa KOC Hospital. At yung mga tanong na tinanong ko po sa ating mga sisters dati, ay tatanong ko din sa kanya. So, first, ano po ang inyong... ilang taong na po dito sa Kuwait? Mga 4 years na kami sa Kuwait. Ayan, 4 years. Yes! So palakpakan po natin, natiis nila ang Kuwait. Dito na mag-aasawa. Baka dito na daw mag-aasawa? Ayan, tingnan natin yan. Sinasun natin ay mag-aasawa. So ngayon,
Ang tatanong pa po natin ay, saan area ka po, sister? Kasi nurse din po siya, so anong area niya kaya? Ako yung naka-assign sa labor and delivery department. Yan, sa labor and delivery department. So dati, kung naaalala niyo po sa ating mga subscriber, ang na-interview ko po about sa labor and delivery department or home ay si sister o si nurse Jack. So sabi po niya, may mga sinabi siya dyan about sa skin-to-skin contact, delivery, at saka yung pag-assist lang talaga by the book yung mga sinabi niya tungkol sa labor and delivery room. Pero mamaya tatanungin din natin siya nung mga iba pang ginagawa doon. So ano pa bang mga ibang ginagawa doon sa cord clamp? Nagkakataka ba? O yung doktor yung nagko-cord clamp? Sa amin, kami ang nagka-clamp ng cord. Nag-practice kami ng delay cord clamping para mas maganda ang maging resulta ng ng bata. Yan. So sa mga bagong nurses po dyan, so napakahalaga po na may mga sterility din po sa pag-cut ng cord, aseptic technique, yan kung tawagin. So hindi yung basta ka na lang mo ikakat yung mga cord, yung umbilical cord between the mother and the baby. So ano po yung, by the book talaga yung chine-check, yung AVA, yung artery, vein, at saka artery ulit, na-check talaga yun. Yes, kailangan ng complete 3 vessel. Cut ng cord kailangan together with the pediatrician, the 3 vessel siya. At sinusukat din natin yung length ng cord at yung so last time po, nung huli kong tanong kay sister or kay nurse Jam, ay tinanong ko din po sila ng mga complication usually, diabetes, yung mga nanay dito, at saka malalaki yung baby, syempre yung result nun kapag diabetic yung nanay. So ano pa ba yung may dadagdag mo ng mga complications na na-encounter mo sa labor and delivery? Isa sa mga complications ng pregnant mothers dito is hypertension. Yan. Yeah. Usually na, because of our older age, masyadong bata, nagkakaroon sa tension ng hypertension. So, management namin dyan is, sa pregnant mother, kailangan mag-provide ng magandang environment, safe, and undisturbed. So, syempre, kung ano yung mga orders ng doctor sa laboratory workup, So napakahalaga po ng pag-check ng protein analysis, yung analysis po about sa protein. Tandaan po natin na yung protina, kapag po mataas yung mga albumin analysis nila, so yung po kasi yung nag-focus ng pagpamamaga o ng mga edema dun sa buntis. So iniiwasan po yun. Ayun po yun. Usually na emergency attach, yung atake natin ng mga nurse, yung treatment natin, ano bang gamot, nicardipin din ba, mga ganon, oral o injection ba, ano bang ginagawa din? Any complaint ng mother regarding epigastric pain, headache, visual disturbance, lahat yan ay dapat alert ka na kasi ibig sabihin magagandang signs yan. Yes. Siguro yung ikinig. So, syempre, pagka uncontrolled BP, so, kayaan mo 140, systolic, diastolic, above 100, babalik yung blood pump. Kung pwede nga tayo na aramid, 50 milligrams, depending sa order of more, meron kaming policy regarding magnesium sulfate infusion. Yan, magnesium sulfate. Pero pag hindi siya nakakuha. So napaka, yun nga, sa mga bagong nurses po dyan, o sa mga luma, o yung mga nalilito pa, syempre meron pong specific dose po ng ating magnesium sulfate. Na, at may mga signs and symptoms po yan. So, maraming salamat po, sister, sa interview natin. Sana po may mga natutunan kayo, at maraming salamat po ulit, at praise God. Thank you. Oy, picture lang muna yan. Thank you po. I-picture mo muna po.